What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights sa mga unboxings. Ngayon titignan natin ang isang RGB memory from King Max. Ito ang Zeus Dragon RGB memory. Kaya kung mahilig ka sa RGB, naku, huwag mo nang palagpasin ng video na ito. Ang Zeus Dragon RGB ng King Max ay isang DDR4 memory na available sa capacities na single or dual 8GB at 16GB sticks. Available din ito sa frequencies na 2,666MHz, 3,000MHz, 3,200MHz at 3,466MHz. Ang re-reviewin natin ngayon ay ang dual stick 8GB for a total size of 16GB na may speed na 3,200MHz on CL16. May voltage naman ito na 1.35V at bandwidth speed na 25.6GB/s. Sa mismong RAM stick na nire-review natin, may default speed ito na 2,400MHz. Pero pagdating sa XMP, meron itong dalawang XMP profiles na may speed na 3,200MHz sa XMP1 at 2,666MHz sa XMP2. Ang RAMs na ito ay supported ang Windows 7, 8 at 10 na OS at meron din itong 5 years warranty. Makikita natin sa RAM sticks na ito na meron itong brushed aluminum finish na may King Max logo sa gilid at Zeus Dragon graphics. Ang RGB LEDs naman ito ay nasa taas ng memory na may parang wave pattern. So pumunta na tayo sa benchmark. Pero bago yon, ito ang test bench na ginamit namin. Unahin muna natin sa read speeds at latency gamit ang IDA64. May kita natin na meron itong 48,213 MB/s sa read at may latency naman na 81.9 nanoseconds. Sa Cinebench naman gamit ang CPU benchmark, nakakuha tayo ng score na 1,419. So pumunta naman tayo sa mga kasamang items pag bilhin niyo ang product na ito. Actually, pag bilhin niyo to is ang kasama lang niya ay yung mismong RAM. So makikita niyo diyan si flash, reverse flash. So in-unbox ko na siya, wala nang laman to. So ito na yung mismong RAM. Ayan, kung makikita niyo, naka-package lang siya ng ganyan. Wala nang anything special sa likod kung hindi yung mismong RAM sticks lang natin. So, ayun lang yung mga kasamang items pag binili nyo yung product na ito, yung mismong RAM. So, pumunta na tayo sa pros and cons ng product na ito. Unahin muna natin sa pros. So, unang masasabi ko dito is yung kanyang performance. Makikita nyo nga sa benchmark natin kanina na okay naman at decent yung kanyang read and write speeds and also yung kanyang latency is hindi naman ganun kataas. Pangalawa naman is yung kanyang RGB lighting. Nagustuhan ko dito is per LED RGB siya at hindi yung buong strip niya is RGB na single, which is mas maku-customize mo siya ng iba-ibang kulay and also okay rin yung look niya. Bukod sa RGB niya, okay rin yung brushed aluminum finish ng memory sticks. So kung type niyo yung mga ganung aesthetics ng isang memory or ng isang hardware is okay na okay to para sa inyo. Sa tingin ko, babagay ito sa mga grayish or black and white build. Kaya kung naghahanap kayo ng memory para sa build na ginagawa nyo ngayon or sa plano nyong gawing build, is okay na kunin nyo ang RAM na ito. And of course, RGB yan. Siyempre, alam ko naman lahat sa inyo gusto ng RGB. Kaya kung naghahanap rin kayo ng RGB na RAM, okay rin tong RAM na ito. Though take note, wala nga pala itong sariling software from King Max, pero maku-customize nyo yung mismong RAM kung gagamit kayo ng mga motherboard RGB softwares tulad ni Asus na merong Aura Sync. So sa mga ibang motherboard brands dyan, meron din silang softwares para doon. So ang last na nagustuhan ko sa product na ito is yung kanyang XMP profiles. Alam naman natin yung mga ibang RAM sticks dyan is merong isa lang na XMP profiles. Pero ito, meron dalawang XMP profiles and also yung XMP profiles na yun is decent na yung performance and maganda pa yung stability. So hindi nyo na kailangan masyado mag manual overclock dahil meron na kayong XMP profiles na makaka-reach ng 3,200MHz or 2,666MHz, depende yan kung saan nyo need or kung anong speed yung hinahabol nyo. Kaya okay na okay yon.
So, pumunta naman tayo sa cons ng product na ito. Actually, isa lang yung cons ko so far sa product na ito, which is hindi pa siya kasama sa AMD QVL memory list. Ibig sabihin nun, kung gumagamit kayo ng mga Ryzen CPU ni AMD, is baka magkaroon kayo ng compatibility issues pagdating sa RAM na ito. Though, ang ginamit naming workstation or workbench, nakita nyo nga kanina sa benchmark, is isang Ryzen workstation or isang Ryzen build. So, para mas tumaas yung chance na maging compatible to sa system nyo, make sure na lagi nyong ina-update to latest versions yung inyong mga BIOS dahil every month or every year naman nag-a-update sila. So, ito medyo bago pa lang tong product na to sa time na sinushoot namin tong video na ito. Kaya ngayon, wala pa siyang price actually. Pero, ayun nga, hindi pa siya kasama sa AMD QVL memory list or sa official list na mga compatible RAMs para sa Ryzen CPU. So, magandang i-take note nyo yun bago kayo bumili ng product na ito. Though, maliit lang naman na cons yun. And also, kung naka-Intel ka naman na build or isang Intel CPU ang ginagamit mo, hindi naman magiging issue sa inyo ito. So overall, para sa KingMax Zeus Dragon DDR4 RGB memory, kung naghahanap kayo ng isang RGB RAM na sobrang ganda ng aesthetics at alam kong gustong gusto nyo, is okay na okay to sa inyo, and also meron nga siyang decent performance and also maganda yung kanyang stability pagdating sa kanyang mga XMP profiles. So overall, bibigyan natin siya ng Gold Award. So, dyan natatapos ang ating review para sa DDR4 memory na ito ni KingMax. Ito nga yung Zeus Dragon RGB DDR4 memory. So, kung nagustuhan na itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At kung nyo kalimutang, mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo about this product or especially yung kanyang price, actually, as of now na sinushoot namin itong video na ito, is wala pa siyang official price para sa Pinas. Kaya, i-update ko na lang yan sa video description or sa comment section. Abangan-abangan nyo na lang yan kung pinapanood nyo yung video na ito. So, kung may mga iba pa kayong tanong sa product na ito bukod sa price niya, magtanong lang kayo sa comment section at may mga sasagot naman ng mga pre dyan. Kaya kung tapos na kayo mag-like, dislike, subscribe, comment, maraming salamat mga pre, at see you on the next episode.